Gawa tayo ng tocino. Ngayon, kailangan natin itong gawing tapa. Gawa po tayo. Kailangan nyo maging careful kasi matalim itong ating kutsilyo. Kaya kanyang ano. So, ginamit ko ay sirloin para malambot yung kanyang karne. Ano nyo lang po yan. Gawin natin maninipis. So, kasi hindi naman po siya kumakain ng may taba. Kaya ganyan. And actually, hindi din maganda sa ating health yung lagi tayong kumakain ng mga matataba. Tatapahin natin ganyan. So, tatanggalin natin itong parang lanit-lanit niya. Imamarinate po siya natin. Gagawa tayo ng tocino. Masarap pong tocino pang sa breakfast kahit nga tanghalian. Masarap po yan. So, ayan po yung ating ingredient. Beetroot, black pepper, brown sugar. You can use coconut sugar or muscovado. And then, salt and pineapple juice. Kung walang pineapple juice, you can use orange juice. Ayan po, ilalagay niyo itong brown sugar dito sa blender. Add natin yung orange juice, hahaluin lang po lahat ng ingredients, and then ito pong gagamitin natin pang kulay, yung beetroot. Okay. Lalagyan natin ng salt. May ang ginagamit ko is, pink salt, and then black pepper. Lalagyan natin dyan. Ibe-blend dyan natin sila. So, ngayon, ihahalo na natin ito sa ating meat. Lang natin. Siya natin ng 24 hours para ma-absorb yung ano niya.
meat niya. At kailangan pag nagkaganito kayo, kailangan ay hindi frozen yung inyong karne. Ito na yung aking tocino. Pwede na din pag nagmamadali kayo. 3 hours na marinate. So, ayan na guys. Ayan. Alagay siya natin sa fridge. So, parang yung pangkulay natin is yung beetroot. So, ayan na guys yung ating tocino. I-marinate lang siya natin ng 24 hours. Pero pag nagmamadali kayo, gawin nyo ng 3. Pwede na rin. Yan, antayin siya natin. Mamaya, lulutuin ko yan para sa dinner. Ayan na yung ating minarinate na ginawang tocino. Tatry na natin, guys. Ayan na yung aking tocino. Try nyo guys. Masarap yan din. Lapit na ako. Diba? Medium lang yung apoy nyo kasi para hindi din siya magsunog. Ayan. O, diba? O. So, ayan na guys. Luto na yung ating tocino. Ayan na.